Hello mga langga! Welcome back to my channel, and for today's video, papakita ko sa inyo kung paano ba mag-inquire ng inyong LTO records gamit lamang ang inyong cellphone. So kung bago ka pa lang sa channel ko, welcome! Welcome, and I hope may matutunan ka sa mga kadaldalan ko. Try mo yung mga ibang videos ko, tips, unboxing, and reviews. So, huwag mo din kalimutan, subscribe, and click on the notification bell para updated ka sa mga next ko pang videos. Ang pag-inquire ng inyong LTO records gamit lamang ang inyong plate number. Unang-una, dapat may cellphone ka. Pangalawa, dapat may load ka. Pangatlo, dapat may plate number ka. So again guys, itong tuturo ko sa inyo is applicable lamang para sa may mga plate number, either actual plate number o yung virtual plate number. Wait, ano ba yung virtual plate? So yung virtual plate, ito yung kunyari tulad ng sa motor ko, may inassign na na plate number ito. May inassign na na plate number yung LTO sa motor ko kahit wala pa yung actual na plate. Tulad nito, pinagawa ko lang siya kasi wala nga yung actual na plate. Kaya siya tinawag na virtual plate. May binigay sa'yo na plate number, pero wala kang natanggap na actual na plate number. So, yun yung virtual plate. So, sa may mga plate number ni dyan, kunin mo na yung cellphone mo and sabay-sabay nating i-inquire ang ating LTO records. And sa muli, dapat meron kayong extrang load, yung regular na load, 2 pesos and 50 centavos. So, sundin naman ang mga steps and sabay-sabay natin titignan ang ating mga resulta. So, ang gagawin natin is itatype lang natin yung LTO space vehicle space and yung plate number natin. And isend natin yan sa 2600. So, ayun na nga guys. Simulan na natin yung pag-inquire natin. So, punta lang tayo sa messages. Then, ito. Send natin sa 2600. Ayan, kung makikita nyo guys. Na-try ko na yan dati. Before kukunin yung motor ko last May. Ayan, kung makikita nyo, last na registration is 2016. So titignan natin yan kasi nirenew ko yung motor ko noong July yata o June. Tignan natin kung mag-update. So ayan, LTO space vehicle and then yung space plate number FF19912. So kung mapapansin nyo, wala siyang space dyan sa letter at saka yung sa number. So send natin sa 2600. So muli, dapat may load kayo na 2 pesos and 50 centavos. So, send. Ayan. Makikita nyo guys, nag-reply siya. So, mabilis siyang mag-reply. Sana all mabilis mag-reply. Ayan. O, lumalabas. Wait. F19912 model MIUI and then year 2016 color. Kung mapapansin nyo,
yung last registered niya na is May 28 na. Like nung nauna, December 2016. So ayun na nga, updated yung record ko sa LTO. Again, ito po ay applicable lamang sa may mga plate number, actual plate number o yung virtual na plate number. So, luckily yung sa pag-inquire ko is may nag-reply. So, yung reply is updated niya yung record ko doon. And then, in some cases, kunyari, ano yan, may plate number na ako pero nung in-inquire ko, wala. Yung reply niyan minsan is no records found. So, bakit no records found? Yung isang dahilan dyan is hindi pa updated yung record ng LTO, yung sa system nila mismo, kumpara doon sa nirelease nila na plate number. So, for example, ang reply sa'yo is no records found. So, ibig sabihin nun, walang record yung plate number mo doon sa system ng LTO. So, ano bang gagawin pag ganun yung reply? Karnap ba to o ano? So, yung gagawin nyo lang dyan is kung saan nyo pinuha yung motor nyo na dealer, pumunta kayo and sabihin nyo, ma'am or sir, pwede po pa-upload ng aking plate number kasi walang record sa LTO. So, yun lang yung gagawin nyo. Makisuyo kayo sa dealer na ipa-upload yung plate number ninyo. Reliable ba yan? Or masasabi mo bang hindi karnap yung motor ko pag nag-reply yung LTO? So guys, kung makikita nyo, LTO records yung reply nun. Kasi nga sa LTO tayo nag-inquire. So yung makikita lang natin doon is yung mga penalties o apprehension na LTO ang involved. Yung mga violation mo. So, tungkol naman sa carnap, para masigurado mo na hindi carnap yung motor mo na binili mo, kunyari second hand sa ibang tao, is ang pinakamabisang paraan, pumunta po kayo sa ating government agency na Highway Patrol Group and doon nyo ipacheck kung carnap o hot vehicle ba yung nakuha nyo o yung balak nyong bibilhin. Yun yung pinakamabisa. Kasi yung text na to is yung record mo lang sa LTO. Comment down below kung anong reply ng 2600 sa inyo tungkol sa pag-inquire nyo ng inyong record sa LTO gamit ang inyong plate number. I'm sure iba-iba yung replies atin. I hope may natutunan kayo sa video na to. And don't forget to give this video a thumbs up and share nyo na din sa mga friends nyo. Please, maraming salamat sa suporta and 1 month na tayo. Yes, nakapag 1 month na po tayo nung August 28. So I hope dumami pa tayo, kaya huwag mo kalimutang i-subscribe and click on the notification bell para updated ka sa mga next ko pang videos. So muli, maraming salamat and see you sa aking next videos.